Hello guys, good day. So yes, I'm here at our garden. I'm with my father and two of our dogs, Kobe and Sophia. So as you can see, nagkakaingin kami dito guys. So yan, nagsisi kasi pa. Ayan, ito yung. And may mga tanim na kami dito. Yan, those are sweet potato. Kahapon, nagbunot ako ng mga, binunot ko yung mga damong kasi simula pa lang tumubo. And so far, super daling tanggalin. Hi, Kobe! 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 Kakit mo, Kobe! Sabihan mo rin! So, this is our life here at the countryside. So, let's see. So yan, pakikita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo yung sweet potato or kamote na patatanim lang. So ito yun guys. Nagsisimula na silang gumapang. And ang ginagawa namin is, you know, tinatanggal namin yung mga damo. Kasi nagiging ano sila, kakompetensya sa pagtubo ng kamote namin or sweet potato. So ito, may mga pinya pa kami dito. Oy, hala! May maliit na pinya dito. Kunin natin to. Sinog na. Kakain tayo. Walang ito. Ay, naku. Ito, buchilyo ko. Ako, purol. Kakainin natin to. Walang nandito tayo. Okay. Ito lang. Super baby. Super maliit. Super cute. So, dito ako kahapon. Nagbunot ng mga damo. So, last time nga pala doon ako nanguha ng fiddle horn fern. Tama ba yun? Yung pako. Doon ako nanguha. Tapos, ayan. Parang, nag-spray ata si Papa. Kaya yan. So, ito. Dami pang kailangang linisin. Yan. Marami pang mga damo. So, baka mamayang hapon, hindi na masyadong mainit. Yan. Diyan naman tayo magtatrabaho. So, yan. May mga ano din kami dun. Kasava. Liliit pa nga lang. Yan. Kamote lahat ito. Yan, dyan. Tapos dun yung mga pinya dati. Tapos, dahil nga naging masukal or like, hindi masyadong nalinis namin previously. Kaya, ayan, parang naging matamla yung tubo ng mga pinya. Tapos, ayan, nililinis ulit ni Papa. Tapos, dun si Papa. Tapos, dun, marami pa kaming tanim dati dun sa may bandang. Dun. May saging. Hindi to aming, you know, hindi sa amin tong lupa na to, pero pinayagan lang kami ng may-ari na magtanim dito na kung ano-ano. Abay, may pinya pa, oh. Pero hindi pa siya masyadong hinog. Maliit. Kasi naubos na yung malalaki. Kasi dati, kahit may mga ano pa dito, may mga pananim pa kami, eh, hindi kami madalas nakakapunta dito. Kaya ang nangyayari, maraming ano, pumupunta rin dito na ibang tao. Tapos, nanguha. Hindi man lang nagpapaalam. In short, ninanakaw yung ibang pinya. Kaya ganyan talaga eh. Medyo ano ito, malayo-layo sa bahay namin. Hindi namin makikita to. Kaya ayan. So, itong mga kamote pala na ito is like, ano pa lang siya? A month or maybe almost 2 months since ito natanim ni na mama at papa. Kasi ang magagawa ko lang is tulungan silang bunutin yung mga damong tumutubo. Diba? I'm so excited kasi it's my favorite, one of my favorite things to do here at the countryside. Yung mangalot o kamote. Paborito ko talagang mga ano eh, mga bungkal para maghanap ng mga, you know, kamote. Tapos, yan. I think, kailangan nating maghintay ng 2 months more or 3 months approximately to make sure na may mga ano na yan. Malalaki na yung mga, basta, ano sa tawag yun? Ugat? Hindi naman yung ugat. Basta, yung ano na nila, bunga na nasa ilalim. Hindi ko alam anong tawag nun. Tapos, umukbangin na natin tong maliit natin na pinya. Super small. Yeah. I think mainit to kasi, you know, siya eh. Wala siya sa shade nung kinuha natin. So, papalamigin lang natin siya ng konti. So, yan muna guys. Punta tayo doon. Tingnan natin yung mga
bigat la nating mga doggy, maliliit. Hi, Sophia! Hi! Ning ko yung lulu di ay. Wala na may. Bing? Kobe? What are you doing? Kobe! Sophia Marie! Hi! Why are you so cute, Sophia? My God, hindi ka na nakikinig ah. Bing! Inling! Ay, ayan guys. May ano na siya. May attitude na ang ate mo. Dati, pag isang tawag lang, agad-agad niyang ano, namamansin or nagre-respond. So, ngayon, dahil hindi na. May attitude na yung ate niyo. Ba't ganyan ka, Sophia? Ayan, oh, wala na. Hindi na nagre-respond. Sophia Marie! Sophia! Wala guys, may sariling mundo. Kasi yan. O, ba't nandyan ka? Uy, may apoy dyan, uy! Bing! Binabantayan mo yung apoy? Ayan guys. Diyan dati. Super dami kaming... Sure, ang OA naman. Madami kaming tanim na mga alugbate dyan dati. Doon. Banda. Tapos nawala kasi hindi naman yan. Ano eh, forever yung tanim na yan. I think mga ilang months lang yan mag-last. Tapos kailangan mo namang magtanim ulit. Tapos hindi kami nakapagtanim mo. Ay, I think may tinanim na si Papa doon. Pero katatanim lang ata niya. Ayan, may mga papaya kami doon. 1, 2, 3. Tatlong puno, maliliit na papaya. Pero may mga bunga na. Yay! Soon. Tapos ayan. Ito lang mga ginagawa namin dito sa countryside. Dito sa probinsya. Malayo kami sa ano. Sa syudad talaga. O, diba? Very green yung makikita niya sa kilit. Sabi niya, ano daw ginagawa? Sabi ko na nag-vlog. Yung mga aso namin, eto. Ang cute. Actually, may ano kami aso. 15. Tapos, sila lang yung masisipag sumama dito. Ito talaga si Sophia. Ito yung pinaka-guardia. Guardia namin to. Kasi kahit saan kami nagpupunta, especially si Papa, sinusundan niya. Sa tuwing nakikita niyang umaalis ng bahay, kung kaya niyang sumama, kasama talaga yan. Kaya minsan, pag malayo yung pinupunta namin or ni Papa, hindi niya ano pinapakita or naghahanap siya ng way na hindi siya makita ni Sophia pag alis niya. Kasi naman, naku! Kung saan-saan yan, parang ano yan, buntot. Kung saan-saan sumasama. So, kainin natin yung pinya na nakuha natin. Okay, maliit lang siya. Walang ata mga kakain ito. Guys, kung meron kayong naririnig yung parang ano, tuk-tuk-tuk. Ano yan? Mga apoy yan. Mga apoy. Parang may fireworks dito. Ay! Mga ganyan. So, ito. Actually, ang purpose ko talaga sa pagpunta dito kanina is magbunot na ng damo. Kaso nga lang, di ko mahanap yung ano tawag, yung bolo na maliit. Kaya itong dala ko. Isakto, may nakita akong pinya. Kaya ito, perfect talaga. Wala akong pwede na lang. Ito na lang pugot ko. Sana naman. Oh yeah, medyo mapurol itong ano natin. Actually, ito. Rockery naman. Pinya pa? Super liit. Ha? Oo, dako kaayo. Matamis siya. Kaso nga lang. Medyo mainit-init siya. Kasi nga, yung pagkapitas natin ay talaga namang under the heat na siya ng ano, ng araw. Very sweet, actually. Ayan. Pag nagpupunta ako dito, kasi may nakita akong pinya talaga. Diretso kain na.
Mm-hmm. Yung paligo-ligo siya. Mm-hmm. Very sweet. I think konti na lang yung nanitirang bunga dito. Ayun. Uh-huh. So wala pang mga kasunod na bunga. Ngayon, nilinis na namin ito uli. Tutubo na naman. Pero matatagalan pa ata bago kami makapitas uli ng mga pinya. Mm-hmm. So yes, this is our simple life here at the countryside. Boring ba? But I think it's not boring. It's just that, Cuchillo / tenedor. Yeah. Parang kalahati natin. Nangangalahati na ako. Ako lang talaga ata ang makakaubos nito. Hindi naman kumakain sa papa kasi maliit ng earth. Konti lang na ito. Kukulangin. So, naubos na natin yung kalahati. Na na yung kalahati yung pampakin natin. Pineapple is basically one of my favorite fruit. Yun nga lang, pag nasobrahan ako sa pagkain ito, parang nangangasin yung chin ko. Mm-mm. Tapos, parang yung gila mo. Para kasi nag-ano siya. Hindi ko ma-explain. Parang numinipis siya. And the good thing about pinya is that whenever I eat this, like after eating it, parang ang gaano ng pakiramdam mo, guys. Kasi makakapag-ano ka talaga, makakapagbawas. Alam mo na kung ano yung tinutukoy ko. Mm-mm, nalilinis talaga yung insides mo. Naalala ko dati kasi yung lula namin. So, si lula nandito na sa aming poder ngayon. Pero dati, nakatira siya sa malapit talaga sa ano, sila ni Lola. Nakatira sila malapit sa gubat talaga. And guess what, guys? Ang dami rin ng mga tanim dati. So, ano-anong klaseng mga ano pananim? Pinya, kamote, name it. Nasa paligid nila. So, ang ginagawa namin pag vacant kami ulit, puro weekend. Wala kaming kasat. Pumupunta kami dun sa bahay nila. And guys, hindi ka talaga uuwi na walang bitbit. Yeah. Name it, dami mong madadalang mga pagkain galing doon. Naaalala ko lang, kasi ngayon wala na, nandito na sa amin si Lola, kaya wala na rin yung mga pananim na yun. Kaya ito, tinatrain lang ng parents namin yung magtanim dito sa malapit. Pero nakakamiss pa rin talaga guys, pag sanay ka sa ano, simpleng buhay, sa bukid, nakakamiss din minsan. Kaya ako, feel ko talaga mas magkakaroon ako ng peace pag nandito ako. Like, makakapunta man ako ng city or anywhere, but I'm sure babalik at babalik pa rin ako dito sa amin. Yeah, background natin mga ano yan, mga niyog sa mga nakakaalam dyan. For those who don't know, trees behind me, those are coconut trees. Charot. English. Sunny today. The sun is so bright. That's why it's perfect for daig-daig. Nagdaig akong papa. So, nagsisiga si papa. Kasi, napakadaling tunugin ng mga, ano niya, naputol ng mga kahoy dito. So, pinakainin niya. Kaya, ayan. Oh, medyo may bulok dito na side. Tanggalin natin. Okay, para akong nilalanda. Pinapausukan ako dito. Let's try. Hmm.
So, yan muna guys. See you next video. Simpleng buhay namin dito sa bukid. Bye-bye!